Happy New Year. Thank you. Yeah. What's up guys? Noy Pia Bro. So bukas ang schedule ng hakot ng basura dito sa amin. So kailangan na siyang mailabas ngayon, no? So yung container na yan at itong dalawang container dito. So and then ano siya, color coding din para hindi malilito. So yan yung dalawa namin. Ito yung isa. So ang blue color, ito ang para sa recycle. So meron naman siyang nakalagay. Dalawa pa nga yung bukas, ano? Dalawa. So para din para iwas dito din, meron na rin nakalagay na for containers lang. So nandiyan yung mga plastic, bote at kung ano-ano pang mga recycle. Tapos sa kabilang side naman ang papel. So nakasulat din siya. Cardboard, mga kahit anong papel. So dito siya ilalagay. So yan ang recycle bin. Kulay blue. Tapos yung garbage naman kulay gray. Ito siya. So lahat ng klase ng basura dito siya ilalagay. Okay. Tapos yung isa namang kulay ay anong kulay ba to? Gray. Gray nga ba to? Pero parang ganon. So ito naman ang compost na tinawag. Yan. Compost yan. So dyan ilalagay naman yung mga nabubulok. Kasi ang nabubulok guys, talagang gusto nilang separate dahil meron silang ginagawa dito na process. Pwedeng gawing fertilizer yan sa mga more halaman. So dito nga no, medyo ino-organize nila yung segregation ng mga basura. Alam ko naman, dyan din sa Pilipinas ginagawa rin naman lahat ng paraan para ma-segregate ang basura. Pero hindi naman hindi katulad talaga dito na tatlo ang iyong paglalagay ng basura. Meron nga talagang mga choice or no choice ka, kailangan mo talagang i-separate or i-segregate lahat ng basura. So ngayon guys, ilalabas naman natin, pati paglalagay nito kailangan maayos din kapag ilalagay mo na siya sa tapat ng bahay mo. Dapat tapat ng bahay mo ha, hindi tapat ng kapitbahay. Kasi alam din ng nanguhulay ka ng basura kung kaninong basura yung kanilang hahakutin. Balik ka. Ilalagay ko na siya sa tapat ng bahay namin. Oop, di ka siya. Unihin. Lagi natin ito. Tatlo, no? Oop, next. Paglalagay guys ng basura, kailangan meron distance yung ganyan. Medyo malaki to. Ayan, ganyan. Kasi kailangan may puwang. Okay? Yan ang tama. Tapos, ito. Itong bukasan. Nakaharap sa street. Ito mga nabubuksan, nakaharap sa street to. But
ito yung tamang paglalagay, guys, ng yung direction niya. Kailangan tama. Okay? So, ayan na. Ready for collection. Parang ganyan. So, yun nga, guys, no. Ayan ang isang halimbawa. Nasa tapat lang siya ng bahay niya. Ayun. Tapat ng bahay. Tapat ng bahay. So, halos lahat ng residente ganyan, guys. So guys, no? So, ayan na sila. Nakapwesto na sila. So, parang ganun sa isang kapitbahay. So, mangyayari na nito. Antay na natin yung hanggang bukas para ipalik naman siya dito sa titulit sa likod ng bahay once na makolekta na siya. Gusto ko sanang pakita rin, guys, kung paano yung paghakot nila. Pero yung dalawa kasi dyan, yung compost at saka yung basura, yung garbage. Maaga, before 6 o'clock, nakukolekta na siya, nahahakot na siya. Doon tayo sa recycle. Yung recycle kasi late sa kinukuha. Talagang tanghali na. So, gising na ako. No? So guys, ang kasunod nito makikita nyo naman kung paano siya inahakot. The next day. At nagbabalik. Noipe abroad. Ito na nga po tanghali na dito sa Amerika. I-check natin ngayon kung ilan na yung nakuha nilang basura. Kung nakuha na ba lahat o meron pang hindi. Leka. Simulan natin sa recycle. Op, puno pa siya. Ito yung garbage. Wala na, empty na. About the compost. Oh, may laman pa. So, ito muna papasok natin. So, meron pang dalawang hindi nakukuha, guys. Sakto. Makukuha na natin kung paano nila kinukolekta. Sa ilang sandali lang. Parating na sila. So sa ngayon, dalawa nga yung pasura na natitira, no? Dalawang container bin. Ito yung compost, yung nabubulok, at saka yung recycle. Pero yung parating na yan, siya na yung ahakot ng basura. Tatingin ko, itong parating na to, para sa mga recycle, yung truck. Kaya sa kabila, oh, hindi pa sila nakukuha. So, ayan na. Ahakotin na siya. Ganun lang kabilis, kasimple. Diretso. What's up? So, look. Happy New Year! Happy New Year! Thank you! Yan. Okay. Check natin. Thank you. Check natin ngayon, ha? Check natin. Diretso. Okay. So, ayun na. Pasok na natin muna ito. Ang abangan naman natin ngayon yung compost, yung nagubulok. So, isa na lang at tapos na. Pagbalik natin yung truck naman ang humahakot ng compost. So yan na nga yung kukolekta nung compost, yung nabubulok. Ayan na, kukolekta na siya. Ganyan lang guys. Back, paso, tag. Dire-direk lang yung mga yan. Kasi, lang yun naman dito, per ora, kaya diretso-diretso lang yan. Pag-collecta, collecta sa kabila. Ayun o. Isa pa. Yan. Para talagang walang matitira. So, yun na nga. That's for the day.
proseso ng makolekta lahat ng basura. So, siyempre, papasok na natin to. At iikot na naman ang isang linggo, malalagyan na naman sila ng malalagyan. Posibleng mapuno, posibleng hindi. Yan ang paano kinokolekta ang basura dito sa Amerika. At yung kung paano yung segregation dito ng basura sa Amerika. So guys, hanggang sa muli, Noy P. Abroad po. Please like and subscribe. Peace sa ating lahat. So guys, gusto ko palang magpasalamat sa mga bagong subscriber po ng channel ko, Noy P. Abroad. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. Tapos yung nanood ng isa kong video, isa kong content na ang title is Kalakal, May Pera sa Basura. Guys, salamat din na madami guys. Medyo marami yung nanood na yun. Hindi ko ina-expect sa katulad kong merong maliit na channel na ganung karami guys ang manonood. So yun nga guys, maraming salamat sa new subscriber at sa mga magsasubscribe pa guys sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. Please like and subscribe. Noy P. Abroad. Buhay Amerika guys. Please support Filipino vlogger na katulad ko guys. Bida na babing baby pa ang aking channel, Noy P. Abroad. Sana paabutin natin guys. Kailangan ng suporta galing sa inyo. Paabuti naman natin ng 100,000 itong taon na to guys. So mabahaba pa yan. Gagawin ko yung aking makakaya. Hindi ko lang kaya mag-araw-araw dahil may full-time job ako. Panggabi pa, so mahirap. So maraming salamat ulit guys, mga ka-Noy P. Abroad. Thank you very much. Ingat po tayong lahat. Peace!